What is up, guys? Nandito na tayo ngayon sa ICM. Ayan, oh. So, ICM, Island City Mall, Bohol. So, nandito yung alaga natin na Shamo at saka Co-Shamo. So, meron na itong wing ban. Na-prepare ko na ito kanina doon sa bahay nila, Sir Silver Wings. At saka ngayon, kukuha na tayo ng veterinary permit. Kailangan din yon para sa shipping. Papunta doon sa Mindanao. So, sa isang box, much better na masettle nyo yung mga alaga nyo manok dito. At pagkatapos kukuha tayo ng veterinary permit. So hindi ko na lang ipapakita sa loob. May basin na din ng clinic. So tara, samahan nyo ako. Let's go! So ayan, guys. Ngayon kumuha na tayo ng pet veterinary health certificate. Ito nakuha ko na dito sa animal clinic, dito sa ICM sa Bohol. So ngayong araw pupunta na naman tayo doon sa port. So nandito na yung mga alaga natin, oh, ayan. So kailangan talaga ng vaccination at saka yung wing ban if possible. So grateful tayo kay Sir Silver Wings kasi may opportunity tayo na makakuha ng wing ban. So ito, napirmahan na ng doktor. And then pupunta na naman tayo doon sa port para kukuha tayo ng shipping permit. So at the end of this video, step by step ko yung process kung paano talaga kukuha ng permit para mag-ship ng inyong mga alagang manok. So via barko pala ito, guys. So let's go. 20 minutes later. So hey guys, nandito ako sa port of Tagbilaran. So nakakuha na tayo ng shipping permit. So ayan, so itong pink at saka white, ito veterinary permit at saka shipping permit. So ito yung mga alaga natin. So kapag ano pala, kapag hand carry, wala kang bayad. So kapag hand carry, dala mo lang yung manok kagaya ko today. So wala siyang bayad, kumuha ka lang ng shipping permit dun sa office kasi non-commercial tayo. So may office sa pier talaga, yan, Port of Tagbilaran. So kapag for shipping, napapadala mo lang sa barko, yun ang may bayad ng mga 800 ata. So ngayon, yung sa akin is for pet purposes. So ang kinuha ko na lang is shipping permit at saka veterinary permit. So pagdating natin doon sa barko, namaya doon sa Hagna, ipapakita ko sa inyo kung saan ko ilalagay yung mga manok. At i-explain ko din kung ano ba yung talagang whole process sa pag-ship ng ating mga alaga. So ngayon, ready to go na yung mga alaga natin. Safe na yan sila. Nandiyan na sila sa box. So ang gagawin na lang natin is magbabiyahe tayo from Tagbilaran to Hagna para mas ma-secure natin yung si Alpha, yung motor natin at saka yung manok natin. So nakakuha na tayo ng permit dito. So tara, biyahe na tayo papunta dun sa Hagna, Bohol. So let's go! So guys, andito na tayo ngayon sa Hagna. Nakakuha na tayo ng mga papeles. So ipapakita ko sa inyo doon sa may mesa kasi nandito na ako sa loob ng port. At safety ko na din yung manok na papakita ko sa inyo sa likod. Kasi medyo mainit at saka alas 10 pa yung biyahe. So mamaya pa. So nilagay ko na lang muna sila sa likod ng port. So tara, tingnan natin. So ayan, nag-asa lang ako sa mga guard. So nandito yung mga manok natin, no? Ayan, no? Ayan. Ayan yung babae. May kailangan ng tubig. At saka yung mga kusya mo from Silver Wings. So ayan. So nandito yung mga kusya mo ni Silver Wings. Ayan, dalawa. Kasi mamayang gabi pa yung biyahe. So dito ko muna sila nilagay. Hiningi na lang ako ng permiso sa mga guard. Kasi bakante din naman dito.
para hindi sila masyadong masuffocate sa box nila. Yun yung box. So, explain ko sa inyo yung mga papeles kung paano kumuha kapag nagbabiyahe kayo ng mga alaga ng manok na sa barko. Ayan. At sa mga nagtatanong din pala sa mga price ng per head doon sa veterinary clinic, is meron lang sa 50 pesos per head ng manok. So kahit maliit o malaki, basta 50 pesos each. Tingnan niyo isa. Yan, maliliit yan sila, ito malaki. Pero 50 pesos each lang. So gastos ko lahat dito sa veterinary permit is 200 pesos lang. So kung may tanong kayo, please comment down below lang sa baba ng channel natin o ng video na to para masagot ko, kasi mas mainam din yon para meron tayong interaction at mas madaling sagutin kapag may nagtatanong. So ayan guys, pasok muna tayo sa loob ng port. So tingnan nyo yung epekto ng COVID-19 pandemic. So napaka liit lang talaga ng mga pasahero ngayon. So tingnan nyo, empty. So dito muna tayo sa loob. So nandito ako sa check-in counter, pero hindi pwede magtanggal ng mask dito. Kasi explain ko sa inyo yung mga papeles na kinuha namin sa check-in counter. So mahirap magtanggal ng mask kasi nasa port tayo. So ito yung ticket ko. Yan. Tsaka ito yung shipping permit. So naka-indicate yung mga name ng manok dyan. Tsaka yung kung saan papunta, via CDO to Tagum City. So kung may mga checkpoint man, so hindi ka mahaharang kasi meron kang papeles na inyong mga manok. At ito doon yung veterinary permit. Ayan o. So pipicturean ko, ilalagay ko dyan sa video natin. At ito yung number ay permit ni Alpha. So yun lang. Tapos ang mahalaga talaga is yung sa pag-ship mo, safe yung mga manok mo galing parang daan sa bahay mo. Required talaga na meron kang vaccination. Meron din palang isang pamamaraan na pwede kang kumuha sa veterinary office nyo ng clearance o yung note na healthy yung manok mo at na-check ng isang veterinaryo, kahit hindi yung veterinary certificate, na-check na lang. Kasi mayroong ibang municipality na wala silang veterinaryo. So yun yung ginagawa nila, nag-certificate na lang. So yun lang sana ang second option ko. Pero meron naman tayo, tinulungan tayo ni Sir Silverwings. So kaya naging okay yung shipping natin. So yun lang yung shipping natin. At i-update ko kayo dun sa Davao kapag nakarating na ng safe yung alaga nating manok. So if nagustuhan nyo yung video na to, please hit the like button and subscribe button. At samahan niyo ako sa next adventure natin sa Mindanao, sa ating backyard Dayo series. So bye bye guys, update ko kayo sa susunod natin na video.